What's up mga mananap? Welcome back to my channel. Ayan, nakita nyo si Ike Mapa. Hinihilay mo ito pabalik. We are now in the waiting zone of the MXGP and MX2 qualifying race. Ang ganda ng waiting zone nila. Kung makikita ninyo, nasa ilalim ng skybox. Ito ako, naghihintay sa signal ng mga officials para pumasok kami sa racetrack dahil meron pa kaming isang sighting lap. Yan, makikita nyo si Eli Toma katabi ko, at saka ito isa pong katabi ko na rider, ano bang mga team ito, Team Honduras, Team Mexico yung yata yung isa eh, oh. At saka kanina nakita ko yung Team Japan nandito rin. Grabe, talagang nakakakaba. Ang alam kong katabi ko dito para si Dean Wilson. Ayun, kakatapos lang ng sighting lap namin, and papunta na kami sa starting gate para sino ang mamimili. Ako ba guys, napansin ko sa kanila, kapag madumi na yung gulong sa likod nila, papalitan nila ng bago bitawan yung start. Grabe no, napakalupit nila. Ayan, I wanna give a shout out also to my friends who helped me in the starting gate. Thank you so much sa aking kaibigan kay Jason Bayawa. Okay, thank you. And meron pa tayong isang kaibigan dyan na talagang bagong newfound friend ko, si Mason Morris. Isa siyang pro supercross rider. Isa siya sa mga kasama ko dyan sa pit crew, kasama ni Ike na nag-assist sa akin. Sila yung nagsisignal sa akin. Kaya ito, hintay-hintay na lang natin saglit. Ito, makikita nyo dyan, no? Si Dean Wilson, nakatingin pa siya sa motor ko. Sabi niya, sasali ba talaga to? Hindi, joke lang. Pero, syempre, napakasaya ko dahil yun, katabi ko si Tomac, si Dean Wilson. Ang alam ko, itong katabi kong isa, si Jorge Prado. Ayun nga, Jorge Prado, number 46. Katabi ko nga pala talaga. Sino pa ba yung mga katabi ko dyan? Daming mga rider na malalakas. So, Team Japan. Ayun, ipitawan na tayo. Kaya panoorin na natin to. And kung makikita nyo gaano katulin itong mga rider na to, tignan nyo ang lulupit. Guys, hindi ko talaga ma-explain kung gaano talaga kalambot yung sand na nilagay nila dyan sa Red Bud racetrack. Ayun. And that was it. That's the race. Unfortunately, hindi kami pinayagan magdala ng GoPro sa loob at saka papalabisin ka mag-video para pag mag-video ka. And also, hindi kami makapag-live sa lahat ng mga nagtatanong bakit hindi kami makapag-live sa karera. Dahil walang signal lahat ng cellphone dyan. Parang meron silang signal jammer para patayin lahat ng signal. And walang makapag-live kundi yung MXGP lang. Yan. That's Baba Polly and Mason Morris and Kuya Romel. Kinakausap nila ako pagkatapos ng race dahil talagang kitang-kita nila gano'ng hirap na hirap ako. And also, shout out sa aking isa pang tropa, si RJ, for coming here from Maryland para lang talagang suportahan ako. Kaya yun, thank you so much guys for watching and enjoy this video. Marami pa kaming mga videos na i-upload. Ito yung mga tropa natin dito, mga solid talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa kanilang lahat for being here and supporting me. Ito, Ralph Romento and
Wisby, Sanggoy Lim. What's up mga Wawins? Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta nyo sa akin. And to everyone na nandito, pumunta talaga. Pumunta nga rin pala yung pinsan ko dito, si Biday, si Marian, para manood kayo. I am very thankful and grateful sa lahat-lahat. And this guy right here, ito, si Dennis Stapleton, dumating para explain sa akin kung gaano kahirap talaga itong karera ito. This one right here is Ike Mapa and Jason Bayawa trying to fix Ralph Romento's bike kasi nagkaroon ng problema yung rotor disc niya and yung run niya is malapit na talaga masyado kaya yun yung dahilan na hindi siya nakatakbo sa
race niya, kaya sayang, bawi na lang tayo next time. Kaawa naman si Rob Romento, ang laki ng sakripisyo niya para na makalaro dito. And ang ginawa na lang namin, pumunta kami sa loob ng racetrack, kasama ko si Sheila, para manood ng live sa MX Open and MX2 category na pinaghalo. Kaya yun guys, subaybayan niyo to, maganda to, kasi talagang up close and personal yung experience ko nung nanood ako dito, na-videohan ko lahat. Dito kami sa loob ng truck. Wala kasakay. 30 seconds late. 30 seconds late. Tara, 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 tara. Sexton. Lawrence nasa likod. Grabe si Sexton. Inside La Rocco slip, inside tira. Sabi lakas. Grabe ang tao sa loob. Dito, grabe. Oh, kita nyo? Oh, grabe. Grabe, ang lakas si Sexton. Grabe si Sexton. Pang-apat siya kanina sa start, tapos tatlong ikot, uminside, tumira sa La Rocco slip sa inside. Ito na, una na. Ito na, pababa. Ito, away na. Ito, Lorenz. Nana sila, nana sila, me. Papaba na sila diyan, me, nana me. Big bore Honda, ang gamit nila eh. Big bore yung mga motor nila eh. Watch him as he takes his left hand and he only uses his left hand to drive the car.
Grabe si Sexton! Iniiwan na si Lawrence, oh. Makoy, still leading si Sexton. Wala pa sila. Papagod si Sexton. Iniiwan niya na sila lahat. Ang ikot ni Sexton
Grabing smooth. Parang hindi niya masisira yung clutch. Smooth na smooth. Pagpasok, paglabas. Pareha sila ng riding style ni Lorenz. Pero si Sexton hindi napapagod eh. Grabe, ang lakas. Alam ko, tapos na. Ayun pa. Ayun pa, parating na siya. Pagod na silang lahat. Ito si Sexton, lalo pang lumalakas. Natumba si Chase Sexton. Comment lang sa harapan ko, grabe. Tumba si Chase. Wala, napsan sa Ferrandis. Pinapuntan siya ni Ferrandis. Comment lang sa Sexton, pinapuntan siya ni Ferrandis. Ang bilis ni Ferrandis, nakadikit ah. Isang pagkakamali lang, 10 seconds, wala agad. Grabe. Grabe, isang pagkakamali lang ni Sexton. 10 seconds, ubos agad. Kaya tignan natin kung makakalabas siya dito. Kaya malami niya. Lumalabas eh. Last lap. Last lap. Nabot pa siya. Grabe. Grabe ang fans dito sa Red Bud. Ang dami. Tingnan nyo yan. Grabe ang sarap dito. Ikot-ikot ka pa.
Tapos yung pinakalasa, Korea Ball. Diba sinabihan nyo na? Nakunin doon? Ako na iningsulti. Ikaw okay. Hard. Hard. Kawawa lang ikaw. Sa bahay ko. Okay, waste the line. Hi guys. Tapos na yung race natin. Unfortunately, hanggang doon na lang tayo. May pumutok na granada. Dito tayo sa lake. Anong lake ba to? Lake Placid. Lake Placid. Everything you see here, just close your eyes. Yeah, it's ours.